makita. Sige na. Umaga sa inyong lahat. Welcome again. Kumulwagan ng bayan. As you can see, behind me is the uniform officers of MPD and our policemen and respective scene commanders all over the city of Manila. Now headed by Colonel Yara, General Danao. No? Kung maalala ninyo, we are really trying to put things in order in the streets of Manila regarding garbage, open ang kalye, pagbabawi ng park, balik sa tao, or now. If you remember, if I can refresh your mind, about 4 days ago, and you were there, 4 days ago, we met with PDEA, PNP, and some other members of the ADAC, the Anti-Drug Council ng Manila. Maraming salamat sa PDEA at LPD. They attended the meeting, the council meeting. During the course of discussion, we are grateful to MPD and PDEA to come up with data that there is about 10% of the city barangay or community are free of drugs. No? This is about 89 barangays. And there's about 89. And during the presentation of data, there is about 2,000 possible drug pushers. Ito yung street level. Ito yung pangkanto na. Mga sakit ng ulo sa komunidad. Bagay na nagiging bagabag sa ating mga kababayan sa bawat barangay. And then we came up with the challenge to the Manila Police District headed by General Danao and the respective precinct commanders and to PDEA on a particular area. Ubusin lahat ng listed drug pushers in that area. But hindi lang yun ang nangyari. In four days time, sa lahat ng ginawa ng mga opisyales ng MPD, we apprehended about 35 arrested drug users and drug pushers. As you can see, ayun po sila sa likod lang. Dito kayo banda, patang mga kali. Sisikat kayo nga. Ayun yung magsipartigil ha. Oh. Ano yung nasa LED mo? Baka may naka-edit pa dyan na ano, graba. Lama. Okay. Sa likod lang kayo. Your rights are being protected also at the same time.
Ayan po sila lahat. 35 po yan. At apat dyan ay galing ng Baseco. With regard to our directive the last meeting, which is about 4 or 5 days ago. No? Ito ay mga nangahuli ng iba't ibang presinto. Kita niyo po sila, nasa likod din natin. So, siyang ang nahuli sa Baseco pala, I stand corrected. Out of 35 all over the city, siyang ang nahuli na taga Baseco. All drugs, sir. Drug related. Section 5 and Section 11. So, maraming salamat to General Danao. Maraming salamat, Pidea. And I hope this is just the beginning. Na ang Maynila, may awan Diyos, ay malinis ng droga sa bawat komunidad. Now, this is just one good news. Another good news, out of 35, arrested, 35 buhay. Wala nang agaw ng pare. Wala naman. Bakit ito siya good news? We don't tolerate them. We don't like them. In our city, the capital of the country, I don't like them selling and using drugs in the city of Manila. At the same time, with regard to our policy, that's why I am grateful to General Danao and the officers of the MPD and policemen, uniformed personnel, na tinatahak pa rin nila yung polisiya natin that to respect human rights. They are considered suspect, let them prove them their innocence before the court. Pero ganun din ang pabala ko at paalala. Sabi ko, may human rights din ng police. May karapatan din ng police mabuhay. Pag sila'y nailagay sa alaman ng sitwasyon, which is in this case, alam mo itong mga Colombians na to, isang gusto resulikat ito. Alam mo, nung araw sa Tondo, pag ang Colombians, yung mga criminal elements sa kapapatay ng polis, nagkakabalbun sa dibdib. Ikinukuha ito pa sa kapitbahay. Kasi gusto sumikat. Kaya pinag-iingat ko rin ang ating kapulisihan na mapangalagaan nila yung kanilang kaligtasan. Kasi meron din silang karapatan. Karapatan ng suspect, karapatan ng enforcement unit. Pareho yan. Yun lang ang isang pinakamagandang balita rin sa lungsod ng Maynila. So, anyway, meron lang kami particular. And I would like to call the attention also, and we will write the chief prosecutor of the city of Manila. Itong Richard Castro, ano to? Di ba may sa YouTube to? Starring. Ang beta ka pa rin. Ay, yung YouTube ka pa rin. Kumikita ka sa YouTube. Vlogger ka, vlogger. Ang nakakalungkot, itong Richard Castro na huli ng April. 200 grams. Last April. Shabu, sir. Brava.
Push-ups. Eh, ano pinagtataka ko? Eh, ba't kami nang huli-huli? Sa Binondo, at mga 20-20. Di ba magtataka ka? Nahuli nung April. Nahuli-huli na yun. Eh, ba't parang nakalaya to? Nakapagpiyasa to? Eh, nahuli na yun, 200 grams. There must be something wrong. There must be something wrong with our system. Paano to? Ano na-refy? Na-refy ka, Brad? Kaya lang. Bigyan mo yung microphone. Paano nakalaya to, Wings? Hindi. Paano nakalabas? Kasi laya, ibig sabihin na patunayan ko wala kasama. Paano ko nakalabas? Paano nakalabas? Ha? Ano? Kakasam mo si Katar na si Yusuf. Paano ka nakalaya? Nagulat ka na lang, lumaya kang bigla. May pagkakap yan sa mo. Teka muna. Nahuli kang Abril. O. Tapos. Ano seksyon? Mali yung parakan sa'yo. Kaya inarepay ka. Tama? O tapos sige, nahuli ka ulit. Mali na naman ang huli sa'yo, malamang. There must be something wrong. Mayor, ano po nakalagay sa request ng police? Bakit po siya nakalaya? Inakwit po ba siya ng prosecutor? Araw pa ito, malamang. Hindi naman pwedeng in a few months, acquitted ka. Kasi walang probable cause daw if the prosecutor, sir, kasi detained malamang. Most likely, we wanted to go and dig further. Sir, baka naman nagkaroon ng ano, ng technicality. Yes, alam mo nga ito, technicality na naman ito. Police report, kaya magkaroon siya ng pumasok siya sa plea bargaining. So, eh, pero mahuli ka ulit. Is this guy from Pasig? Oh, no. Frank Capo. Sir, may connection yung pagiging vlogger niya or YouTuber? Nag-aaral ito, nag-YouTube. Di ba doon, sir, ang transaction? Kasi ngayon, ang transaction ng droga. By Facebook sa YouTube doon na nag-usap sila. Talaga? Kasi again yung... Virtual na rin ang pagbebenta ng droga ngayon. Best sir sa cover ko sa PDEA. Wala po rin. Parang gano'n. Surveillance siya nakalaya. Nga ba, alamin natin. Very wrong. But one thing for sure, he was apprehended before. On the case filed against him for in possession of 200 grams. Dapat siya convicted na yun. Sir, ngayon, ilang grabo yung nakuha sa kanya? Ilan na ako, Toys? Wala pa na kasalanan. Kawawa naman siya, hindi niya alam. Wala pa na kasalanan. Alam pa, hindi mo alam. Parang hindi ko natatanungin. Sir, di kaya may ganyan? May kakuntyabang police? Hindi kaya, dahil nakalak. Mali yung talagang inano? Well, ang assumption ko, may investigasyon ng mga kalawit o pinasa sa fiscal. O fiscal ang mag-identify. O isa ay i-arify o tutuluyan. Kasi this is supposed to be non-mail. And I am to know the real story of this. Because this should not be happening. Why? O di pinalaya mo. Bawal lang. Di magkakaroon na naman ng dibdib yan. Balik. Tatapang. That they can get away with the law. Or if, I don't know how. So sunod yan, babalikan niya yung lespo. O yung pobreng lespo, naglalakad mag-isa, of duty. If they can
sell 200 grams. Ilimasin ko rin ang ano ngayon, riding in tandem. Limang bulig lang. Pinatalo na. Pwede kawawa na naman yung pulis ko. Tama ba? Kaya it doesn't make sense eh. It doesn't make sense. Kaya misa tama rin si Pangulong Duterte. There must be something wrong with our justice system. And then we'll dig deeper. Because this is Manila, this is the capital of the country. Pag iniisip-isip ko minsan eh, hindi po mamukhang isipin bakit nagkagano. Mayor, natanong niyo ba sa piskal o sa judge? Alamin natin. Kung ano yung naging ano niya, kaya siya na-release? Alamin natin, hindi rin niya alam eh. Wala kang alam eh, hindi rin niya alam na nagbebenta siya droga illegal eh. Alam mo ba illegal ang droga? Yan yung magandang tanong. Hindi mo rin alam. Alam mo ah, hindi. Alam. Eh, ba't mo ginagawa? Well, anyway, yes, siya. Nalalapit na po yung deadline for Pateco. Hindi po ba, like, yung case na yan namin, RFID po ba nasasayang na yung effort ng police? Dahil yan sa nangyayari po namin. Well, we should not lose hope. True, sometimes it frustrates them. Sometimes it frustrates politicians in implementing this type or resolving this type of problems. But I will not. I will not. It's either magsawa sila para tumigil o magsawa kami para tumigil din. Eh hindi ako magsasawa. So doon ang bagay na yan. Tumigil sila o umalis sila sa Maynila. Yes, Tina. Sir, kasama daw sa directive niyo last week, yung sa illegal guns sa Masaya. Yes. May results na po yan. Kasi kayo po mismo nagbakit na may parang may officials na yeah. May mga bayan. Yes. Ating ex-chairman, may baril. May napili na po ba na may illegal guns doon sa Masaya? Eh, malalaan natin yan. Basta they are not welcome in Masaya. Drugs and guns are not welcome in Paseco. So yung 9 na taga Paseco, pwede pong makunan sila ng specific. Alin po sila dyan, yung 9? Paseco 9. Siya, alingot mo lang. Hindi na yung hala. Saan pa rin siya? Taga Paseco. Paseco. Lapit kayo rito sa... Lapit ang konti siya. Lapit kayo. Lapit konti. Iwalay kayo sa ano, sa mga itik. BB, iwalay sa iti. Basta ba yata? Yung pulis na binigyan ng awards. Paano inuli yan, ba? By master. May video ba nito? Anyway. Sir, pa po ang lang sa Paseco. Yes, please. She was very emotional about what? Always deny, they deny nga that there is a garbage, Smoky Mountain garbage in Paseco eh. Story eh, nakita nga ng PRRC. Pro drone. Sa drone. Na may basura. They can always deny that there is illegal activity in the area. Dahil inutil yung mga barangay official sa Paseco. Or, kundi sila inutil, tumatanggap sila ng tangga. Kaila. Ganun lang kasimple yun. Bakit lagi nasa news ang Paseco? Kayo mismo. Wala pa ako. Nagbabalita na ngayon sa Paseco. Now, if they're not doing their job, there is no point for them to be barangay official. They should resign. Pero imumubo ba yan? I-recommend mo sa DILG, ma? Yes. Alam natin talamak, meron? Yes. I will recommend them for dismissal. Ito, evidensya to, yun. So they're asking for evidence. Ha? Ano to? Ito, more than evidence, oh. Nakalawit. So, drugs existing in your barangay,
without cooperating to the authorities, and you were well informed by memo, by rules, or even by law. It is your moral obligation as barangay official to keep your community clean of illegal drugs or illegal activities. Then you can be charged of nampisan. If you say, sana, in-record ko ba, sinabi niya, hindi niya alam. And that is nampisan. Bakit? Paano mo hindi nalaman kapitbahay mo? O MHBD? O meron mga listahan? Are you the one who furnished the PDEA, the MPD of this list? You have to submit because there's already guidelines in the BATAC system, the Barangay Anti-Drug Campaign by the DILG. So it's either hindi ko tinatrabaho yung trabaho mo, which is ang pisan, or you're a protector. And in protector, you are also liable. This is drugs. People get killed in drugs. Families are destroyed because of drugs. Mano pa, mga mahihirap natin kababayan ko. Yun nasa pasay ko. Mga mahihirap yan. Nakababayan natin na marami dyan, 90% dyan, ha? Mag-aatap na trabaho sa Divisoria. Trabaho kung saan, uuwi para may machicha. Ang gusto lang niyan, may maumiyang panatag na komunidad. And yet, ang mga balita, ultimo tanod, nagdadala ng baril. Well, now you're telling me. Posible. Bakit hindi? Admin and criminal case. Yes, we will file a complaint before DILG because we were directed by DILG. Those barangay who will not cooperate, submit their names. And it was a challenge to us, all mayors. So, mayor, ito evidence? This is more than a... Ito, pag napatunayan may mga sala at awaits, pwede ibig sabihin, positive yung barangay. Kasi the presumption, they are all innocent. For now. But it is not up for me to tell whether they are guilty or not. It is up for the court. Yes, the presumption of innocence, Rambo, question. Anong gusto mo makita? Letra na pwedeng tinipalang ng computer o one body? At the same time, we were very careful protecting their rights also. Kita nyo, ako nga lang ang nagpe-present dito na nakakover ang mukha. Ako nga lang ang nagpe-present na as much as possible. We really try to be fair as much as possible. But people of Manila should see. Because they deserve to know. They deserve to know that there is an ongoing fight or war against these five elements of the community. They deserve to know. The people deserve to know. And the least thing that we can do is to present a physical body. At the same time, we were very, modesty aside, we are very careful. Takbo mo na lang mukha niyan. O talikod mo para kahit pa paano naman na maramdaman nilang may paggalang pa rin tayo sa kanila bilang isang tao. Ayun. I'm trying to meet you halfway, guys. I know you have some sensitivity in your mind, but also, I would rather submit myself and give
pagbigay ng kapanatagan sa mamamayan ng lungsod ng Maynila na may nagaganap, nangyayari at programa upang labanan ang mga bad elements. To continue, I would like to call Patrolman Jonathan Stanley Junicio. Ito, palakpakan naman natin. So, maraming salamat po sa netizen na nag-share ng video. I think dashcam niya tayo. Ano yun siya? Dashcam. By accident, he was in the right place at the right time. So, ito, just so you know, a few days ago, may snatcher sa Luton. Tumakbo. Itong list po, muulang. Solo katawan. Nakita ko, ilay ang gilay. Nakakahapon eh. Nakakahapon. Ito maganda. Solo katawan. Alam mo, usually pinakasig pandem eh. Body system. Pinakaan yan. Logic yan kahit yung mga lumang pulis nung araw. Naririnig ko yan. Mas maganda lagi tandem. May body. Pero ito, hindi niya inalintana ang panganib na pwedeng mangyari sa kanya. Bakit? E siyempre, yung hold up purpose na chair, gusto rin nun, sumikat eh. Baka makachamba ng lesbo. O bida pa siya sa komunidad. May pangalan. O ngayon, sinagal niya, hinapol niya. Ginamit niya yung instinct niya. Mulan. Nakatingin mo naman ang toga. Yung mga toga nito, tulad to sa ano eh. Sa tagulan eh. Kasi madulas yan eh. Di ba? Pero hindi. Sige. Karipas ng takbo yung suspect. Karipas niya ng takbo katapo. O, sa awa ng Diyos. Nagpido. O, nakalawin yung suspect. O, di nabawasan na naman ako ng isang snatcher sa Manila. Ito, member ng Special Mayor's Reaction Team dito sa City Hall. Diba? Sana ito maging gremlin. Pag nababasa, dumarami. Ay, bago na naman. Pero sir, pinakawalan eh. Kaya ako pinakawalan eh. Bago yun. Pero ngayon, pinakawalan eh. Bago yun. Pagka kusenta ako eh. Bago yun. Ngayon, pinakawalan mo, suspect. Pinakawalan. Eh, alam mo, what matter most is the job. In a given situation that nobody can see is performing. Yeah? Kaya siya, pinarangalan ng Philippine National Police Headquarters. Kinilala. O sa amin, kinikilala rin namin siya. Ako, masarap akong kumilala. Magkano? No. Magkano? At them. Eh, kasi bagay na dapat tularan, di ba? Oh. For sure. Sa... ano, sa PNP, binigyan siya ng commendation. Sa inyo, sir. Good yun. Kasi, kailangan. Pakikinabangan niya. O sa akin naman, pero siyang ethnic. Sir, pang pamilya na yun? 20 pesos. 20 mil naman. Pinawi, nalang mali na. Reward. Reward ka. Bigyan mo sa misis mo yung pang pamilya. Gumawa ka pa ng maraming lahi. Ayun, rubber shoes, para pagkakot ko. Hindi, uniform nila yan. Standard nila yan sa akin. Kasi nakita ko yung agam-agam niya, yung dose-dose. Kasi pababa eh. Huwag ano, nakabanat. Ano ba ito? Minus 10. But anyway, I'm happy. Congratulations, Patrolman. Sana dumami pa ang lahi mo at katulad mo. Diba? Nagana tayo ng lahat ng wanted. So far, so good. Nakakalawid yung mga wanted. Ibigay mo. Sila medyo ribay. Nadali pa yung isang Interpol. Sa Palawan pa nakuha ng Manila City Hall Police. Diba?
Tuloy-tuloy yung kampanya niya. Jumper. Sa atin, netizen din yun. Nakalawin din. Mga jumper, yung mga nanonotok ng driver. Spider-Man. Spider-Man! Liga connection. Nahuli din. Diba? Oh, ito, nahuli nito si Flash. Mabilis naman ako. Nada sa tiyaga. Nada sa tiyaga. Tapos, nagbilin tayo sa droga. Awa ng Diyos. Siguro, this is just a start of so many successful days. Ngayon, sumunod. Ito ha, just so you know, mahigpit na namin ipatutupad sa buong Maynila, sa mga presinto, PCP, outpost, PD825. Ang delivering. Okay. Magpabaho lagi ang Maynila. At isa sa mga attributes ay basura sa kalye. So, mahigpit na yan. So, mga kababayan, nananawagan po ko sa inyo, huwag niyo po itapon ang basura sa kalye. Baka matchin po ano kayo ng lesbo. Mampag din nyo. Mampag yan tayo. Mampag po 500. Mampag. Tinanong kita yung declogging. Alam natin ang mga barangay may pondong declogging. Kaso pakitang tao lang minsan sa amin magdi-declogging. Ngayon pakikita mo yung mga lugar nila. Nailabas yung pera, parado pa rin. Ano ba? Sinanalo pa't eh. Hindi nila kasi ginamit pigs. Dapat ginamit nila pigs. Tanggal ng baradong ehem. Yung level of tolerance ng Manila Police District. Huwag lang kayong tatalon sa jeep na unahulo. Mamadiskrasa kayo. But anyway, I'm happy. Thank you to General Danao and to the members of the Manila Police District. Thank you for keeping us safe, our people. Well, these things will not stop. I think so. Crimes may happen pa rin, but as much as possible, we limit the proliferation of this illegal substance, illegal activities. Sana tuloy-tuloy lang ang effort natin sa lungsod ng Maynila. May magpapapirma sa'yo. Walang magmamahal sa Maynila, kundi batang Maynila. Yan ang gusto nila. Isuot sa Amerika. Oo. Oh. Mamaka. Sampu sir. Sampu. 200 din to weeks. Kaya rin nila. Wala akong pente. Anyway, bago tayo magpatuloy para palisan natin sila, mapirma ko to is makisuyo lang. Siguro naman, hindi kabigatan. Ano? Palapakan naman natin mga police! Yeah! And please, also if I'm not asking too much, please include our policemen to your prayers. You know, this is, kidding aside, no? Real talk lang tayo, real talk. Medyo mahirap din ngayon itong laban. But with your prayers, with your help, cooperation, muli nananawagan tayo sa ating mga kababayan. Kailangan po namin ang tulong ninyo. Hindi ko po kaya ito mag-isa.
dahil walang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila kundi tayo kapwa batang Maynila. So thank you very much. Okay. Yoblo yun yan. Oyo kay Latin. Lorenz, can you? Yeah. Good job. 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 Good